Hi, Kuyang Sir Senatinsis, Kuyang Robert Saluta at Exo Armoring Company Inc. located at Ayuste Building, Marcos Highway, Kaintarsal. So silipin natin yung bagong project na for delivery ng Exo, the Nissan Royale. Ang ginawa ko ng Exo Armoring dito ay assault rifle protection or level. So silipin natin yung anyang pagkaka-finish ng auto. Lagi natin binabanggit po na sa ating pagbablog, no, yung ating pong mga door magagaang na pong buksan. Yan po, pag sinaraw natin, same as kung ano po yung gagawin natin before the delivery, no, ang mga ating mga alignment. So hindi natin kailangan islam po yung auto. Tulak lang po natin. Okay na po siya. Pasok tayo sa loob, no, ng sasakyan ng Nissan Royale. Let's start the vehicle, no. Ito, no, ito yung bagong Nissan Patrol Royale po, no, na in-armor ng Exo, no. Makikita ho ninyo, ang maganda po sa otong ito, maganda po ang legroom. Yung kanya namang screen, malalaki na rin po. At ito, syempre, oh, meron po sa local market. So, mas madali din yung mga pyesa. Unlike po yung mga imported po, no. So, this unit armored by assault rifle, no. So, yung ating pong salamin, lahat po yung salamin is around 40 mm po, no, ang kapal. 39 to 41 mm po kasi may mga leeway po yan, no. Yan po ang kapal ng ating mga salamin. Pagandahan ng salamin po natin, no. Siguro kung hindi nyo makikita sa video yan, no. Pero ako, nakikita ko po na kahit nasa side po tayo na air itong Royal, wala ho siyang distortion po. Kumbaga ho, clear siya, malinaw. Walang parang alon-alon. Nakahiga ng higang-higa ang ating salamin, pero yung curving po niya, maganda. Wala pong ano. Malinaw na malinaw po siya. So, yung body armor na ginawa natin dito, no, we use 6.5 mm, no. And lahat po ngayon, no, all doors po natin, meron po tayong Kevlar. Ang purpose nun is a backer po natin. I think is mga naka-special bullet po sila, no. Ito po, no, you can see, no, we have a bullet catcher. Ito yung bullet catcher and overlapping. Ito yung overlapping. Okay. Ito naman po yung ating bullet catcher. Ito, halos nakatapat itong pang portion na ito. Dito po. So, kumbaga, hanggang dyan po yan. So, kumbaga, naka-overlap pa rin po siya in between po nitong portion to pag sumara siya. Kaya, napaka-safe po natin, no. Even po, itong mga ating pong sa side mirror area, itong portion na ito, yan po, armored po yan. Kahit pa sinara po natin siya, halos 0-0 po yan. So, kumbaga, sakto-sakto po yan na lahat po yan, every time na gumagawa po tayo ng armored, may mga overlapping in between po ng mga dugtungan. Okay? Kasi pag wala akong overlapping dyan, pwede kong yung bala sa in between po ng welding element po. So, same as before, yung ating pong mga hinges po, no, kung makikita po ninyo, ayan po, mga fabricated po yan. Tinyagan natin yung mga original na hinges niya para hindi yung mabilis magsag yung auto. Ibig sabihin magsag yung tagal po bumaba siya. So, at also po, no, pag yan po naka-fabricated, madali po tayo nakapag-align pag evento nito magal ng panahon. So, parang ito ang itsura niya, no, mas madali siguro tingnan kung compare ito, fabricated. And also, meron po tayong mga ano to, grease. Kumbaga, pwede po natin buksan ito para i-grease natin itong hinges natin. So, yun po ang kagandahan ng fabricated natin na pinagawa talaga natin to. Dito naman po, no, sa ating pong salamin, operable po siya. Ayan po. So, I think ito is around mga 6 inches po ang babaho niya. Up and down, left and right, mabilis pong pumanik, mabilis din pong bumabaho yan. So, yan po ang mga features po natin, no. So, yung ating pong motor mechanism is galing po pa ng German yan. Lagi natin yung dinidiscuss po natin, no. Ito ang thickness ng glass natin. Kasi sabi ko sa inyo, around 39 to 41 mm.
Halos 2 inches na po siya. So, ito mong daliri po natin. Ganyan po kapal ang ating pong armored glass. And the 6.5mm po dito sa ating pintuan with the Kevlar. Hindi naman natin mapakita kasi nasa loob po siya. And every time we install, so we see to it na gusto natin is buo-buo yung mga bakal natin. Kasi po, pag ang bakal po, maraming cut, maraming weld, nagiging weak din po siya. Siyempre, umiinit po yung steel. Kaya po, lagi po tayong buo-buo kung magkabit po tayo. And sinasabi ko nga po sa inyo, kahit ganyan ang kapal ang ating salamin at ang ating bakal, ang ating pong pintuan pa binuksan natin at sinarangon natin, napaka maayos po. And tutulad po nito, pag inatak po natin, maayos po. Pag minsan po natin, hihihigo tayo na ikipag-away po. So yan po yung mga features natin ng mga dinag-vlog ever since nagsimula po tayong mag-armor, no? Since 2001. So ngayon po, ito pa rin po tayo. Tuloy-tuloy pong ating paggawa. Ito po, same din po ito na mga meron tayong overlapping and bullet catcher. Ang difference lang po, no? Hindi po nababa yung ating bintana dito. Fixed na po for VIP purposes. Kumbaga, bayaan nyo may pag-usap po yung ating mga security sa harapan at end the driver. So, so, kaya nga bumaba ang bintana natin para sila ang nag-ipag-usap. Even the checkpoint, no? Lagi ang sinasabi, bakit bumaba ang bintana natin? Number one is, ipinkis mawalan ho tayo ng aircon during the travel time, hindi ho tayo supported sa loob. And second po, no? Kumbaga, meron tayong checkpoint na hindi natin sure, talagang legit na checkpoint, pwede natin buksan ng ilaw at ibabato para makipag-usap po sa kanila. Ngayon po, pag medyo, alangan at nagkakaroon ng problema po, pwede na natin iangat yan, mabilis po yan at mahawi natin yung kanilang mabaral pag pinasok man nila. Punta naman tayo din sa likod ng isang patrol royal. Lahat po ngayon, naka-automatic door na po, no? So, kaya ang ginagawa po natin, meron na tayong extra door po dito na malaki po. Kahit naman po, buksan po natin to, marami pong access. And also, no, siguro ang added features ang ginawa natin dito, meron po siyang parang gun port. Ito po, pwede natin buksan para kung gusto nyo pumutok inside, going out. Although sisirain na niya to, pero pang emergency purpose lang po ginagamit po yan. Ito po, no, meron po tayong ano rito, special locking mechanism po dito na kung sakali pong ayaw bumakas po sa loob, meron po tayong maliit na trigger dito. So, trigger niya to para mag-on po yung ating door lock. Kung titingnan po ninyo, no, ito, napaga ang buksan. Wala po tayong problema. Same din po to, doon sa ating mga ginagawa at binablog natin yung doon at saka dito po same po. Saka kung makikita naman po ninyo no, yung ating finished product po talaga pong masinop po ang ating mga technician na gumagawa po dyan. So yan po yung part ng mga medyo matagal po sa ating armoring is yung mga pagbabalik po yung mga trimming part na tinitrim nila para ibalik po siya sa original look. Yan po no, kung titingin po ninyo ha, yung ating pong bintana same left and right operable po, going up, going down, napaka-smooth po niya. So, standard po sa atin na pinapatan po natin yung mga suspension natin. So, we upgrade the spring and shock and also we install the run flat. Yung pong harapan likod natin and hanggang harapan po. So, meron po tayong run flat, meron po tayong suspension upgrade and spring and shock. In terms of overall po nito, kung makikita po ninyo, yung kanya pong original height and nalit po natin after the armoring and the original look of the car, niretain natin para makita nilang napaka-pulido po yung ating workmanship. So, go back tayo din sa ano, no? Sa harapan ng sasakyan. Ito po, meron po tayo nilagay dito na mga ram bumper. So, yung ram bumper po natin ay nasulob po ito, nakatago. Para ipintis pong iram po kayo, makuprotectionan natin yung ating mga tires na dumikit po dito sa ating mga fender or mga bumper na pwedeng mag-cause na mahirapan yung gulong para makaikot. Pop-up natin yung ano, ating hood. So, ito, ano, yung ating pong computer box, fuse box, battery po, mga naka-armored po yan. Like this one po, no, yung battery po natin, easy access po tayo para kung saan ano ka problema po, madali po natin manatanggal po yung ating mga battery terminal. Yung ating naman firewall po, no, nasa loob po nito ng ating dashboard. We remove the dashboard and install. Kasi po, assault rifle protection po ito, no. And also, here po sa portion na to, yan, meron po tayong armored din po dyan. In terms of fender po, may armored din po tayo dito. Mga nakatago po yan. Yan po yung ating pong features po ng Nissan Royale na ginawa po ni X-Armory. This car is armored ng Assault Rifle Protection o Level B6. Try naman natin ano, test drive para ma-feel naman natin yung ride. Kasi itong kotse to, nice size. Maluwag po ang headroom, legroom, kaya komportable po kayo sa loob. Mag-test drive po tayo para ma-feel naman natin yung ride ng sasakyan. Bago nga pala makalimutan natin, no, meron po tayong protection po sa roof, no, at sa flooring. Part po ng ating pong armoring niya, no. Sa atin naman po sa flooring, we use Kevlar blanket, no. Yung Kevlar blanket po kasi is para mas magaang po yung ating weight, hindi po bakal, no. Sa roof po kasi yan, we use 3mm steel and sa 60 degree angle ng M16. So, mag-test drive tayo. Ganda talaga ng size ni Nissan Royale. Okay, no? Ito po, gasolina ho, no? Kaya maganda po yung power nito. Iba ho yung power niya. Since gasolina ho siya, pag pipik mo agad, galaw agad ang auto. So, in terms of handling, no? Mamaya siguro pag U-turn natin, no?
Pakita natin kung yung U-turn, eh, kamusta po yung kanyang handling. Nasa U-turn po tayo. Ayan po. Maganda. Power niya, maganda. Yung ride niya, okay. Although walang masyadong rough road niya sa ating dinadaanan, pero maganda talaga yung ride. Actually, na-PSM ito ng ating mga supervisor, no? So tayo, we test drive the unit again para ma-feel naman natin yung mga ride niya. Ayan, ayan. May mga konting, ano, lubak. Pero yung ating comfort sa loob ng sasakyan, eh, napakaganda pa rin. Ito po, eh, ready for delivery na natin, no? Maraming pa tayong pwedeng i-vlog. Maraming pa tayong i-deliver, no? Next time. Anyway po, no, don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel, no, Kuyang Robert. Kung may mga tanong po kayo, can call me at 0917-837-3099. Mabigyan namin kayo ng mga konting ideas para sa mga tungkol sa bullet group po, kung sakasali po. Thank you very much, and God bless.